mga lodge, mayroon tayong gagawin dito dahil itong ating Mio Sporty ay matagal lang hindi natin nabubuksan yung kanyang transmission dito sa likod, mga yung panggilid. So titignan natin kasi pag tumatakbo tayo is nagda-dragging niya siya. At kapag pinipiga mo, bigla na lang siyang umiikot. So mga lods, so sisilipin natin kung ano na ang kanyang kalagayan, yung mga parts niya dito sa loob ng ating Mio Sporty. So titingnan natin at bubuksan natin. Tapos kung may makita tayong kakaiba o kaya nangyari sa mga laman loob nito, ay aayusin natin. So ayan mga lods, titingnan natin at bubuksan. Standby lang mga lods, bubuksan natin tong kanyang housing. Ayan natin tatanggalin o aalisin mo lang. Sabi niya natin aalisin ito ang kanyang stepla. Dahil hindi natin tudukot yung kanyang tornillo pag hindi natin aahawi ito ang stepla. So, start na natin siyang tanggalin. Wala. Yung ating tatanggalin. Gamit ko ng Allen. Tapos gagamitan natin ng Allen yung kanyang step nut. Nalagyan natin yung kanyang Allen sa step nut. So tanggalin natin. Okay. Ito. Yan. Tapos igagamitan natin slide. Okay. Next ay itong kanyang breather. Ayan. Tingnan natin yan. Ayan. Tapos itong cover si babaw ng ating tatanggalin. So gamit tayo ng socket. Last year ko ba kasi nabuksan ito mga lods, kaya kailangan isilipin ko na. Sabi ko nga, hindi masyadong nagagamit, kaya hindi ko masyadong nararamdaman yung kanyang problema, yung kanyang transmission. Yan, yung mga tornillo nito lods, side is hindi na siya kompleto, so pero kompleto pa siya din nakatabi sa akin. Kaso, hindi ko na nilalagay kasi matibay naman. Saka okay lang naman. So, tingnan nyo. May mga, ano na, may mga gagamba na. Sinasapot na yung kanyang cover. Ayan, papunta sa air cleaner to. So, yan. Next. Ayan o. So tatanggalin natin tong kanyang cover, yung side. Dami na talaga mga lodge. Marami na. Kailangan na talaga ng maintenance. Thank you.
So yung makikita, kung makikita nyo, talagang madumi na siya. Yan. Madumi na. So bago natin tanggalin yung kanyang mga tornilyo, ngayon ang samahan natin. Ito natin tanggalin kanyang mga tornilyo. Kunain natin yung isa. Taas. Ay, tsura. Kailangan separate natin yung kanyang mga tornilyo kasi magkakaiba. Pero pagbalik yung kanina, walang mga kulang yung tornilyo, mga lods. Ngayon, ibabalik ko na sila. Kumpletuhan na natin. Sana wala pang papalitan dito sa loob. Tignan-check lang natin yung kanyang mga bola, right base, clutch, yan, isang iba, check natin kung ano yun, ang kanyang, mga kalagayan, parang din mga kalagayan, no? Yung isa na ating motor, yun natin chine-check. So ito naman isa, ito naman yung bigyan natin ng time para hindi magtampo. Pag hindi mo nabibigyan ng pansin mo, yung motor mo tatampo yan, tatampo. Nasa kalagitan ka ng biyahe, sisaraan ka yan. So, kailangan check nyo rin, hindi lang puro sakay, mga lods. Kala mo lang nasa kondisyon. Kapag tumakbo na, nako. So, natanggalan natin. Natanggalan natin yung mga tornilyo na. Hugutin na natin. Yeah, hugutin natin. Ay! Kailangan ng pukpukin. Yan o. Yan. Yan yung kanyang sur. Yan yung kanyang sura. Sobrang dumi na talaga. Nadubi na siya. So alam natin ng talaw. Yan.
sabi nila pag ito nagkulay talong na, palitin na daw yung sabi ng mga ibang mekaniko, palitin na pag nagkulay talong. Pero hindi naman nagkulay talong, itim naman, itim pa rin naman. So paano ko malalaman na kulay talong to? Ay itim yung pintura. Mga lodge, tapos ito parang may tagas, may tagas pero wala ata. So yan, kanyang belt. Oh, may ano na, may mga gulit-gulit na, bangat na. So ito, pero bakit ko rin panulo dito? Ano ba nakalagay dito? So hindi ko alam kasi ngayon ko lang ulit nabuksan to. Hindi ko na napansin to dati. Starter yung ano niya. So hindi ko alam ano nangyari. Ngayon, ito may ano siya. Comment down below mga lords kung ano nandito, para may balik natin kung sakali. Ito yung tsuro. Tapos pag itong belt, pag umiikot, pag pinaandar umiikot, pumapalo dito, pag nakabanat na, pumapalo, ibig sabihin, palitin na din. Saka pangalawa is yung mga guhit-guhit. Ito kasi may guhit-guhit na, pero hindi ko muna siya papalitan. Dahil hindi naman bumabiyahe po ito ng malayo. So yan, sito check natin yung load mamaya. Brush lang muna natin ng konti dahil madumi. Pasok natin. So hindi naman alipadok yun. Yan, ginisip natin. Check na rin natin ito. Kaso hindi natin mabubuksan ito mga lod, hindi natin yung pantanggal. Hindi naman kasya yung ating, hindi kasya, hindi natin matatanggal pala ito, hindi natin matacheck. So basta alam ko okay pa ito, ang importante is dito check natin yung bola. Kasi pag umiikot ito, nagdadragling siya. Ibig sabihin, hindi siguro pantay yung mga bola na pag umikot yung ating belt. So yan, tatanggalin na natin itong dry face. So try natin yung gaya. Tanggal na natin mga lodge. Ayan, makikita na natin yung naman ng ating, makikita natin yung mga bola. Paarang nangyari kasi nagdadragling siya. So ito natin oh. So pag ganito, ang kain nito sa ngayon dito lang, dito, hindi siya abot dito. Mababa yung RPM natin. Pag mara siya RPM kasi kumakain yung pang rice, abot dito yung kain ng belt. Ayun o, tingnan naman dito lang, isang gaspang na pa, ang gaspang. Ibig sabihin sirahan na to. So next, ayun natin ganyan bola. Ayan. Oh, tingnan nyo yung ano nyo. Parang ang lalim na. Oh. Yun sa 90.
lalim. So, tapos may kalawang na rin yung ating washer. So, yan. So, ito yung laman. Nakikita niya. Yung laman ng ating ayun, no? Ayan. Tapos yung kain ng bola, ganyan lang talaga. Hindi siya umaakyat. Tapos yung bola natin ay stock lang po, stock. Stock yung bola. So, yun lang. Bola niya. Yung bola niya is okay, pabilog pa siya. Wala naman siyang ano, ganito lang talaga kulay. Bilog pa siya talaga. Wala pang damage. At yung isa. Yan. Yan yung isa. So, siguro ito yung problema ngayon. Palitin na. Gaspang. Dapat makinis to eh. Ayan. Gaspang. Kaya pala siguro pag umiikot, nagdadragling yung belt para sumasabit dito. Ayan, sumasabit. So, pag nagkadikit kasi ito, mga nags yan. Pag nagganyan, ganyan na naman. Magaspang silang dalawa. So, ito yung kailangan natin palitan, mga lods. Yung bola, hindi pa. Ito kasi, itong bola kasi, ito yung pinalitan ko dati. Pero hindi naman siya nakagamit. So, ito hindi ko pinalitan. So, ito nang nangyari. Palitin na talaga. Magaspang. Huh? Kaya nagdadragling yung kanyang belt. Pag i-explain ko. Kung tumatakbo kasi yung belt dito. Yung belt dito, pag nakaganyan, imbis na dudulas yan, tapos ang iipit yung gilid niya dapat, hindi, kumakaskas. Ayan o. Ano, palito na. So, yan. Yan yung laman ng aking Mi Sporty. Kailangan linisan at punasan. Next week siguro makapalitan na natin yung mga lens. Next week. So, yan mga lods, palitan natin. Ito na yung palitin. Palitan natin. Yan lang. Okay na siya. It's palitan na. Bye-bye.